Sa ibang balita, puspusan ang mga hakbang ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang epekto ng El Nino sa bansa. Pagtitiyak ng Task Force El Nino, mas simple pero mabilis ang magiging aksyon para sa mas epektibong intervention sa mga apektadong lugar at mga magsasaka. Si Alan Francisco sa detalye, Rise and Shine, Alan. Nakatutok ang Task Force El Nino at ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Councils para mabawasan ang epekto ng El Nino sa bansa. Yan ang tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ikalawang pulong ng Task Force sa paumuno ni Secretary Teodoro sa Camp Aguinaldo, sinabi niya ng mga local chief executives at DRRMC ang pinakamainam na tumukoy sa pangailangan ng kanilang mga komunidad tuwing may krisis at emergency. Binigyang diin ng kalihim na pabibilisin at pasisimplihin ng Task Force El Nino ang hakbang ng national government, lalo't na isaaniyan ni Pangulong Marcos na mag-focus sila sa may sistema, buo at results-driven intervention. January 19 itong taon, nang lagdaan ni President Marcos ang Executive Order No. 53, kung saan inatasan ng punong ehekutibo ang task force na gumawa ng isang komprehensibong disaster preparedness and rehabilitation plan para sa El Nino at maging sa La Niña. Samantala, ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino na nasa 4,000 magasaka na ang apektado ng dry spell sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Binigyan na aniya ang mga ito ng mga binhi na heat-tolerant, domestic animals at financial aid. Inaayos din ng gobyerno ang mga irrigation canals, gayon din ang mga kagamitan. Lahat naman po nung nabanggit ko na 41 provinces na may problem in terms of yung damage to agriculture or yung difficulty nila in obtaining water, tinutulungan naman po lahat yun. Again, as I said, yung interventions po ay have to do with the actual seeds at saka yung heat tolerant or yung pwedeng itanim po sa init at saka po yung tubig ay binibigay din po. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.